Mas ma-develop ang pagiging matulungin at responsable ng ating mga anak. Number one, be a good example. Kung tayo po ay masinop sa ating sariling kagamitan at tahanan, for sure our kids will probably do the same. Ang mga bata, very observant yan eh. Halimbawa, pag sinabi mong walang manonood ng TV habang kumakain, para po sumunod sila, dapat ilayo din natin ang ating mga gadgets sa mesa. Number two, teach them habang bata pa sila sa simpleng pagliligpit ng higaan, paglalagay ng marumi nilang gamit sa laundry basket, hayaan mong tulungan kanila. Yes, it takes more time kapag katulong natin sila sa mga gawaing bahay, pero ito ay isang mabisang paraan para maliit pa lang sila natuturuan na natin sila maging responsable. Dahil ayaw natin silang lumaking tamad o batugan, itrain natin sila ng tama. At huwag hayaang lumaki nang walang alam sa mga gawaing bahay. That's a good idea! Number 3, appreciate them. Kids love to help. Kaya nga pag pinupuri natin sila at pinapasalamatan for being masipag, mas lalo silang nagpapakitang gila sa atin. Sa simpleng thank you anak, nagligpit ka ng toys mo today, malaking bagay na ito para sa kanila. Give them reward, itreat mo sa labas, dalhin mo sa paborito nilang place paminsan-minsan. Even the teenagers, pag na-appreciate sila ng magulang nila, tumataas ang kanilang self-confidence at sila yung mga mas nagiging successful in the future. Yakapin natin sila, halikan natin sila, iparamdam natin sa kanila na proud tayo sa kanila. Number 4, be gracious. Isipin din natin ang feelings ng ating mga anak. Pag may iuutos tayo sa kanila, maglagay ng salitang please, pakiabot, pakisuyo. Misa naman baka kaya hindi sila nagligpit ng toys o kwarto nila kasi pagod din sila. Suriin natin ang ating mga anak at laging kausapin. Ang goal natin is tulungan ang isa't isa. Teamwork is the key. At number 5, pray together. Sabi nga, no man can walk with God without obedience. Kaya kung sa atin pa lang po hindi na sumusunod ang ating mga anak, paano pa kaya kay Lord? I encourage mommies and daddies to pray with their children. Turuan natin silang magdasal. Paggising sa umaga, bago umalis ng bahay, bago kumain at matulog. Wala po talagang perpektong pamilya. But the stronger our relationship with the Lord, the stronger we are as family. And by following these 5 tips, mabibuild natin ang tiwala ng ating mga anak at mas madedevelop ang kanilang pagiging helpful sa loob at labas ng ating tahanan. Don't forget to subscribe for more videos. Thank you for watching.